Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong September 21, 2010, bandang alauna ng hapon, ang Velayo Police ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nag-request na magsagawa sila ng welfare check sa bahay ng kanyang kaibigan dahil nag-aalala siya na baka may nangyaring masama dito. Ang mga otoridad ay nagtungo sa bahay ng nasabing babae sa Paddle Wheel Drive, ngunit ang mga police officers ay nagtaka dahil hindi nila ito nakita. Ilang oras pagkatapos noon, ang mga otoridad ay nakatanggap ulit ng isang tawag mula sa isa namang tao na nagsabi na kailangan nilang pumunta kaagad sa parking lot ng Glen Cove Bar. Ilang mga police officers ang nagtungo sa lugar at bandang alas 5 ng hapon ay narating nila ang sinasabing parking lot. Doon ay nakita nila ang isang eksena na ilan sa kanila ay hindi malilimutan. Ayon sa ulat, ang loob at labas ng sasakyan ay puno ng dugo. Nang buksan nila ito ay nakita nila ang isang babae na nakasubsob at hindi na gumagalaw sa floorboard sa passenger seat. Habang pinoproseso nila ang pinangyarihan ng krimen, hindi naman nagtagal ay nagawa nilang makilala ang biktima. Sa pag-usad ng kasong ito, ang mga tao ay magugulat sa kanilang matutuklasan sa mga revelasyon na bumabalot sa nangyari. Ito ang documentary na ginawa ko sa nangyari kina Richie Lay at William Ubando. Si Richie ay ipinanganak sa Pampanga noong July 11, 1977. Hindi naiulat kung kailan siya dumating sa Estados Unidos. Ngunit base sa report, nang maaprubahan na ang kanyang visa ay bumiyahe siya patungong Amerika. Kasama ang kanyang mga magulang at ilan sa kanyang mga kapatid, sila ay nanirahan sa isa sa mga bahay na matatagpuan dito sa Paddle Wheel Drive sa Vallejo, California. Siya ay inilarawan na mabait at isa sa mga taong maaasahan na palaging nandyan kung nakakaranas ka ng problema. Pagdating na pagdating ni Richie sa California ay hindi siya nagsayang ng oras at para makaipon ng sariling pera ay agad siyang naghanap ng trabaho. Siya ay natanggap sa Pine Ridge Care Home at doon ay mabilis siyang nagkaroon ng mga kaibigan dahil karamihan sa mga nagtatrabaho doon ay mga Filipino din. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang routine ay bahay at trabaho lamang. Ngunit nagbago ang lahat nang nakilala niya si William Ubando sa parehong lugar kung saan siya nagtatrabaho. Ang dalawa ay naging malapit na magkaibigan hanggang nauwi na ang kanilang samahan sa pag-iibigan na naiulat na nagsimula noong unang buwan ng taong 2010. At katulad ng ibang mga tao na nasa isang relasyon, ang dalawa ay naging malapit sa isa't isa at lagi silang nakikitang magkasama. Ngunit nagulat ang mga tao lalo na ang kanilang mga katrabaho dahil noong September 2010, nagkalat sa balita na ang wala ng buhay na katawan ni Richie ay nakita sa isang parking lot. Kasunod noon ay mas nagulat pa sila nang arestuhin ng mga otoridad ang nobyo nito na si William dahil paniniwalaan na ito ang pumatay sa kanyang nobya. Agad siyang sinampahan ng kasong murder at kidnapping. Habang naghihintay ng paglilitis, ang mga nagluluksang kamag-anak ng 33 taong gulang na si Richie ay nalungkot sa nangyari. Pagkatapos ng autopsy sa bangkay nito, ay inilagak ang labi niya sa Skyview Funeral Chapel noong September 25. Ayon sa ulat, si William ay nagplead ng not guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Ngunit kung mabilis siyang naaresto ay siyang tagal naman ang hinintay ng pamilya ni Richie para makamit ang hustisya dahil sa dami ng delay. Ang unang dahilan ay ang kakulangan ng Tagalog interpreter sa korte. Bagamat nakakapagsalita ng Ingles si William ay mas pinili nito na magkaroon ng interpreter para lalong maintindihan ang nangyayari sa korte. Ang kahilingan niyang ito ay sinang-ayunan naman ng hukom dahil gusto niya rin itong makatanggap ng patas na paglilitis. Ang pangalawang dahilan ay dahil noong katapusan ng September kung kailan nakatagpang humarap si William sa korte para sa arraignment, isa sa mga kapatid ni Richie ay hindi napigilan ang kanyang sarili.
Sinigawan at minura nito si William. Kaya para magkaroon ng mas maayos na arraignment, minabuting ireschedule ng judge ang pagharap ng dalawang kampo. Noong March 25, 2011, pagkatapos ng pre-trial, nakumbinsi ng prosecution ang judge na may sapat silang ebidensya na magpapatunay na si William nga ang pumatay kay Richie. Kaya ang hukom ay nagdesisyon na may mangyayaring paglilitis at ang nasasakdal ay haharap sa jury. Halos 2 taon din ang hinintay ng pamilyang Lusong para malitis ang suspect. Ang paglilitis ay nagsimula noong April 2012 at nalaman ng publiko ang lihim ni Richie at William. Base sa court documents, ilang taon bago dumating sa Estados Unidos ang Filipina, ay ikinasal na pala ito sa isang Filipino. Ang dalawa ay nagkaroon ng 3 supling. Sa loob ng mahigit 1 dekada, naging mabuting ina at asawa si Richie. Ngunit naudlot ang kanilang kasiyahan nang naaprubahan na ang visa nito. Napagkasunduan ng mag-asawa na mauuna muna na pumunta si Richie sa California. Kung ito ay magkaroon na ng sapat na pera para madala ang kanilang pamilya, ay saka naman susunod ang kanyang asawa at 2 pang mga anak. Wala sa ulat kung kailan siya dumating sa Estados Unidos. Pero base sa interview sa kanyang pamilya, kasama ni Richie ang isa sa mga anak nito nang siya ay dumating sa kanilang bahay sa Vallejo. Simula nang ito ay dumating sa Amerika, agad nagtrabaho si Richie para may perang maipadala sa kanyang mag-aama sa Pilipinas. Bukod sa kanyang trabaho sa retirement home, isang estudyante din si Richie sa isang nursing school. Para sa kanya, kung siya ay opisyal na maging nurse, magkakaroon siya ng mas malaking kita. Ang malaking kita ay nangangahulugan ng mas malaking posibilidad na makaipon siya kaagad ng maraming salapi na makakatulong para mapadali ang pagpetisyon niya sa kanyang mag-aama. Hindi ko alam kung gaano kakapamilyar sa buhay ng karamihan ng mga OFW sa ibang bansa. Ngunit kung nanonood ka ng mga OFW content creators na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, ang lagi nilang sinasabi ay kung hindi ka magtatrabaho, ay malulubog ka sa utang. Kaya halos lahat sila ay walang tigil sa paggayod. At para masuportahan ang sarili nilang mga pangangailangan at idagdag mo pa ang pera na ipinapadala nila sa kanilang pamilya sa Pilipinas at minsan ay sa iba nilang mga kamag-anak, ang ilan sa kanila ay kumukuha na ng 2 trabaho. Ang kanilang hirap, pagod at pagtitiis ay nagiging magaan kung makikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay na masaya. Ang reaksyon na yan ay ang parehong nararamdaman ni Richie kung siya ay nagpapadala ng pera sa kanyang mag-aama sa Pilipinas. Kahit siya ay pagod na sa pagtrabaho at pag-aaral, para sa kanya ay pasasaan ba at isang araw, sila ay magsasama-sama muli sa iisang bubong. Kalungkutan, pagiging homesick o pangungulila sa kanyang mga anak. Hindi malinaw kung ano ang naging dahilan pero nagbago ang lahat sa magandang samahan ni Richie sa kanyang asawa nang makilala niya ang Filipinong si William Ubando. Walang impormasyon tungkol sa kanyang educational background o sa kung saan nakatira ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang tanging maliwanag ay nagtrabaho din siya sa parehong retirement home na pinagtatrabuhuhan ni Richie. At doon ay nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Sa mata ng kanilang mga katrabaho, madalas nilang makita si William na napaka-sweet kay Richie. Pero ang hindi nila alam, si William ay isang pamilyadong tao. Ito ay kasal din sa isang Filipina. Sila ay merong 2 supling at ang kanilang pamilya ay naninirahan din sa California. Naitago nila ang relasyon nila sa kanilang mga asawa at ang kanilang nararamdaman sa isa't isa ay lalong lumago. Sa pag-ita ng June o July 2010 sa sobra niyang pagmamahal kay Richie, si William ay hindi na nakatiis at kinausap nito ang asawa niya ng 13 taon na. Inamin niya na wala na siyang nararamdaman dito dahil ang kanyang atensyon at pagmamahal ay nakatuon na kay Richie. Pagkatapos pumayag ng asawa ni William, ang mga divorce papers ay isinumite nito sa korte para opisyal nang magsimula ang proseso ng hiwalayan. Ang masayang si William ay binahagi ang balita kay Richie para malaman nito na wala na siyang kahati sa kanyang atensyon at pagmamahal. Sa loob ng ilang buwan, naitago ni Richie ang kanyang pakikiapid sa kanyang asawa. At masaya siya sa piling ni William dahil ang atensyon na hindi niya nararamdaman mula sa kanyang asawa ay naibibigay ng kanyang nobyo.
Sa isip ni William ay kahit ang kanyang nobya ay isang pamilyadong tao na, umaasa siya na isang araw ay hihiwalayan din ni Richie ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mundo ay gumuho nang makipaghiwalay sa kanya si Richie noong September 2010. Sa tulong ng mga investigador, natuklasan nila na nakipaghiwalay si Richie sa kanyang nobyo habang sila ay magkausap sa telepono. Ang hiwalayan ay hindi sinang ayunan ni William, kaya ginawa nito ang lahat para makipagbaligan sa kanya si Richie dahil para sa kanya, marami na siyang naisakripisyo para lamang makasama ito. Ngunit kahit anong pakiusap niya dito ay iniwasan na siya ni Richie. Hindi na siya nito kinakausap at hindi na rin ito sinasagot ang kanyang mga tawag o text. Sa paglilitis ay inamin niya na nagawa niya ang krimen dahil nadala lamang siya ng kanyang matinding emosyon. At ang kanyang defense attorney ay ipinagtanggol si William na dapat babaan ang parusa dito. Ipinagmalaki nito na ang pag-ami ng kanyang kliyente ay dapat ikonsidera ng jury na senyales ng pagsisisi. Ngunit ang prosecution ay kinumbinsi ang lahat ng jurors na huwag maniwala sa kampo ni William. Sinabi nito na nararapat lamang itong hatulan ng guilty sa kasong murder dahil kaya nilang mapatunayan na may premeditation o pinagplanuhan talaga nito na iligpit si Richie. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ng matiyagang mga investigador, ikinuwento ng prosekusyon ang talagang nangyari bago patayin ang Filipina. Ibinahagi niya na noong August 2010, ang asawa kasama ang dalawang mga anak ng biktima ay dumating sa California para magbakasyon at madalaw na rin ang nangungulilang si Richie. Ito ang ilan sa mga litratong ibinahagi ng prosecutors sa mga jurors. Ipinakita niya na hindi lamang isang masayang pamilya ang nasa litrato. Ngunit sinabi niya na ito rin ang pagkakataon kung kailan nagbago ang kalooban ni Richie. Ayon sa kanya, sa loob ng 2 linggo na pananatili ng kanyang buong pamilya sa California, ang dating naligaw ng landas na Filipina ay napagtanto at naalala ang kanyang mga tunay na hangarin sa buhay, ang magtrabaho at makaipon ng pera upang makasama niya ang kanyang mag-aama sa Amerika. Idinagdag ng prosekusyon na sa bawat pagkakataon na sila ay magkakasama, napagtanto ni Richie na mahal niya ang kanyang asawa at isang kayamanan ang pagkakaroon ng isang buong pamilya. Sa loob ng 14 na araw, silang mag-asawa na dati nanlalamig na sa isa't isa ay uminit muli ang pagmamahalan. Bago bumalik sa Pilipinas ang kanyang mag-ama, ito ay nangako na gagawin niya ang lahat para madala ang mga ito sa California. Nang makaalis na ang kanyang mag-ama, si Richie ay desidido ng maging tapat sa kanyang asawa at ilaan na lamang ang kanyang mga oras sa pag-aaral at trabaho. Base sa cellphone records ay habang kasama ni Richie ang kanyang pamilya, ay madalas ang pag-text sa kanya ni William. Ngunit ni isang beses ay hindi niya ito nireplyan. Noong gabi ng September 20, 2010, tinawagan niya si William at pinaliwanag ni Richie na kailangan na niyang tapusin ang kanilang relasyon dahil mahal niya ang kanyang asawa at wala siyang balak na iwanan ito o sirain ang kanilang pamilya. Ngunit ang inaasahan ni Richie na isang mapayapang paghihiwalay ay hindi nangyari. Dahil bandang alauna ng madaling araw noong September 21, ang galit na si William ay sumakay ng kanyang sasakyan. Sa teorya ng prosecutor ay habang bumabiyahe, ay maaaring iniisip ni William na hindi patas na iniwan niya ang kanyang pamilya para kay Richie tapos iiwanan lamang siya nito sa ere. Ipinakita nila na dumating ito sa isang tindahan at bumili ng baseball bat. Mula doon ay dumiretso siya sa bahay ng dati niyang asawa. Ang kanyang ex ay tinawag sa korte at nagpatunay ito na pinatuloy niya nga si William sa kanilang bahay at ito ay natulog sa kwarto ng isa nilang anak. Bandang 6:00 ng umaga ay nagpaalam na ito at si William ay bumalik sa sarili niyang bahay. Sa cross-examination kay William ay ibinahagi nito na pagkaalis niya sa bahay ng kanyang ex ay bumalik nga siya sa sarili niyang bahay. Iniwan niya ang binili niyang baseball bat sa trunk ng kanyang sasakyan. Bandang 12:30 ng tanghali noong September 21 ay nagdesisyon siyang bumiyahe patungo sa nursing school ni Richie dahil gusto niyang kausapin ito ng personal. Nang makarating siya sa eskwelahan ay sinabi niya na nagpark siya malayo sa kotse ni Richie. Pero sinigurado ni William na makikita niya ang entrance ng school para kung lumabas ang dati niyang nobya ay agad niya itong makikita.
Sa loob ng ilang oras, si William ay naghintay sa paglabas ni Richie na noinay ulat na tinatapos ang kanyang pagsusulit. Base sa cellphone records ni William ay nag-send siya ng text kay Richie ng 2 beses, ngunit hindi ito nag-reply. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, si Richie ay lumabas mula sa eskulahan at dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Habang ito ay papasok sa kanyang kotse, ay tinawagan siya ni William sa cellphone. Ang unang tawag ay hindi nito sinagot, pero nang tumawag ulit si William ay hindi na ito nakatiis at sinagot ni Richie ang tawag. Ngunit ang sabik sa atensyon ni si William ay nagulat dahil sa mga sinabi nito. Habang isinasara ni Richie ang kanyang sasakyan, binuweltahan niya si William na kapag hindi ito tumigil sa katatawag, ay lalapit na siya sa mga otoridad para makakuha ng restraining order dahil natatakot na siya sa pagiging obsessed sa kanya ni William. Habang ang dalawa ay magkausap, pinaandar ni Richie ang kanyang kotse patungo sa direksyon ng bahay ng kanyang mga magulang, pero sinunda naman siya ni William. Ayon sa salarin, nakiusap siya ng ilang beses kay Richie na itigil ang sasakyan para makapag-usap man lamang sila ng personal. Ngunit kahit anong pilit niya dito ay tumatanggi si Richie. Hanggang sa tinakot niya ito, nagagawa siya ng eksena sa harap ng bahay ng kanyang mga magulang para matuklasan ng mga ito ang iskandalo na kanyang kinasasangkutan. Sa takot na malaman ng kanyang pamilya ang ginawa niya dati, si Richie ay napilitan na mag-U-turn sa pinakamalapit na parking lot. Si William ay tinigil ang kanyang kotse at nag-park ito katabi ng sasakyan ng dati niyang nobya. Bumaba siya sa kotse at sumakay sa passenger seat ng sasakyan ni Richie. Doon ay masinsinan silang nag-usap na umabot ng 15 o halos 20 minuto. Ngunit kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ni William, walang nagbago sa desisyon ni Richie dahil para sa Filipina ay mas matimbang ang pagmamahal niya sa kanyang mag-aama. Dahil sa tindi na kanilang usapan ay napalabas pa ang dalawa sa sasakyan. Inamin ni William na sa huling pagtatangka niyang maibalik ang dati nilang samahan ni Richie, ay lumuhod pa siya at mangiyak-ngiyak na nagmakaawa na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit si Richie ay determinado na itama ang lahat ng mga maling desisyon sa kanyang buhay at bumalik sa bisig ng lalaking sinumpaan niya na mamahalin sa hirap man o ginhawa. Dahil sa pakiramdam niya na wala na siyang magagawa sa sitwasyon, ay nagkasundo silang maghiwalay na ng landas. Ngunit ang bigo sa pag-ibig na si William ay nilamon ng selos at galit. Sa witness stand ay nilarawan niya na nakontrol siya ng kanyang emosyon at sa halip na pumunta sa driver's seat ng kanyang sasakyan, nagtungo siya sa trunk ng kanyang kotse at kinuha ang bagong bili niyang baseball bat na balot pa ng plastic. Nang matanggal na niya ang plastic ay patakbo siyang nagtungo sa naglalakad na si Richie at bago pa nito maisara ang kotse, ay hinampas ni William ang pintuan. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nakapag-react si Richie dahil kasunod ng pagbagsak ng mga basag na parte ng pinto ng kanyang kotse, ay hinampas naman ni William ang kanyang ulo gamit ang baseball bat. Sa lakas ng pagkakahampas sa kanya ay tumilapon ang katawan ni Richie ng ilang hakbang mula kay William. Hindi doon tumigil ang salarin at hinampas ulit nito ang ulo ng Filipina. Ayon sa ulat, ang mga kapamilya ni Richie na nasa loob ng korte ay hindi napigilang umiyak dahil napilitan silang alalahanin ang bawat detalye ng krimen at kung gaano kabrutal ang sinapit na kanilang mahal sa buhay. Sa loob ng korte ay sinabi ni William na habang nakasubsob na si Richie at habang hinahampas niya ito, ay paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang, "Mahal na mahal kita pero huli na ang lahat." Ang medical examiner na sumuri sa labi ni Richie ay ibinahagi sa jury na sa tindi ng hampas ni William ay kita na ang bungo nito. Sa kabuuan ay hinampas ni William ang biktima ng 28 beses at ito ay pinuruhan talaga ng suspect sa leeg at ulo. Pero sa kabila ng matinding sugat na natamo ni Richie ay hindi agad ito nawala ng buhay dahil mula sa parking lot, binuhat pa ni William ang nag-aagaw buhay nitong katawan at inilagay sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Bago umalis sa parking lot ay sinigurado nitong nakalak muna ang sasakyan ng biktima. Umalis sila sa parking lot at sa loob ng mahigit 2 oras, nagpaikot-ikot lamang si William sa iba't ibang lugar na walang saktong destinasyon. Ayon sa mga otoridad, habang hindi nito alam ang kanyang pupuntahan,
si William ay nagdesisyon na tawagan ang ilang mga tao. At ang isa sa mga ito ay humarap sa korte na narinig pa niya ang naghihingalong boses ni Richie. Ang iba naman sa kanila ay nakatanggap ng isang litrato na hindi nila kailanman malilimutan. Sa paglilitis ay sinabi nila na ang basag nitong mukha ay kinuna ni William ng litrato at ipinadala sa kanila. Lahat sila ay naawa sa kalagayan ng Filipina. Kaya sila ay nagpakaawa at pinakausapan nito na sumuko na sa mga otoridad at dalhin si Richie sa malapit na ospital. Ngunit ang kanilang mga pakiusap ay tila pumasok lamang sa kanang tenga ni William at lumabas sa kaliwang tenga. Kalaunan, ang isa sa mga kaibigan ni William ay nagulat dahil ito ay dumating sa kanyang bahay. Nang malaman niya ang sinapit ni Richie ay hindi siya nagdalawang isip at kinontak niya agad ang Vallejo Police na kaagad namang rumisponde. Agad nilang inaresto si William pero sa kasamaang palad ay huli na ang lahat para kay Richie dahil wala na itong buhay. Ito ang litrato ni William nang siya ay maaresto. Makikita sa kanyang pantalon at mga kamay ang mga dugo ni Richie. Ipinakita din ng prosecutor ang footage ng police interview kay William. Ang mga pulis na ito na mahawak ng kaso ay tumestigo din para ilarawan na wala silang nakitang pagsisisi sa mga kilos at salita nito. A little bit of a busy day, huh? A little bit of a crazy day? What's going on today, man? Just tell me what's happening. Gamit naman ang ekspertong opinyon ng isang psychologist, sinabi nila na isang delikadong tao si William dahil ito ay napatunayan na obsessed kay Richie. Ang angulo na yan ay sinang-ayunan din ng ex ni William dahil ayon sa kanyang salaysay, ay bago nito pinatay si Richie ay nagkaroon sila ng masinsinang usapan kung saan nabanggit nito na wala na siyang ibang maisip na bagay o tao bukod sa kanyang nobya na si Richie. It used to be when I call her, she always responds right away. Sure. And now it just kinda... Not so quick. That's when I get upset. Okay. Ang tila inosenteng pagmamahal na naramdaman ni William noong una ay naging obsesyon nang nakipaghiwalay sa kanya ang Filipina. Para sa prosecutor, mailalarawan si William na isang tao na gagawin ang lahat, makuha lamang ang kanyang gusto. At kung hindi nito makuha ang resulta na kanyang ninanais, ay hindi siya papayag na may makikinabang dito na ibang tao. Pagkatapos ng halos 3 linggong paglilitis, ang judge ay binigyan ng pagkakataon ng mga jurors para magkaroon ng deliberasyon. Sinabi niya sa mga ito na ang tanong sa kanila ay hindi kung pinatay ni William si Richie. Bagkus ang dapat nilang suriin ay kung pinagplanuhan ba talaga nito ang pagpatay sa dati niyang nobya. Pagkatapos ng masinsina nilang pagsusuri sa mga ipinresentang mga ebidensya, sina William at ang pamilya ni Richie ay sama-samang pumasok ulit sa loob ng korte para pakinggan ang hatol. Tinanong ng judge si William kung meron ba itong gustong sabihin bago basahin ang verdict. Ngunit nagulat ang lahat nang isinigaw nitong nararapat lamang sa kanya ang mamatay. Dahil sa sinabi niyang ito ay hindi na nakapagpigil ang ama ni Richie at galit na galit nitong sinugod si William. Pero bago pa niya ito mahawakan o masuntok, ay kaagad siyang napigilan ng bailiff. Habang nakadetine ang ama ni Richie, ang judge ay binasa ang desisyon ng jury at hinatulan nila itong guilty. At bagamat merong programa ang bawat kulungan sa Estados Unidos para ma-rehabilitate o tulungang magbago ang mga preso, ay naniniwala ang jury na kailanman ay hindi na magbabago ang ugali ni William. Para sa kanila ay kung ito ay mabigyan ng tsansa para makalabas muli sa pamamagitan ng parol, ay may malaking tsansa na may babae na namang mamamatay. Merong mga batang mawawala ng ina at mga magulang na magluluksa sa pagkawala ng kanilang anak. Sa tulong ng kanyang abogado, si William ay nag-appeal sa hatol sa kanya noong 2014. Pero katulad ng desisyon ng lower court, siya ay napatunayang guilty. Pagkatapos ng nangyari kay Richie Lay, iba't ibang mga tao ang nagbigay ng pinansyal na tulong na maaaring magamit para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. As of this recording, si William ay nakakulong pa rin at walang ulat kung siya ay nagsisisi na sa kanyang mga ginawa. Thank you.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!